Nobody but nobody but you. Here is me again, Jonaka T. I'm not your screen. And nagsasabing kung bago ka lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na para hindi ka na bago dito. And for today's video, gagawa ulit tayo ng panibagong video. At ang video nito ay magre-react ako sa mga old photos slash epic photos slash nene days ko sa Facebook album. So, bago tayo mag-start, wala nang mahaba pang intro, simulan na natin. And I believe na may tiwala naman ako sa mga picture ko before sa Facebook album ko. Tulad ng sabi ko kanina guys, kumuha ako ng mga old photos or epic photos ko sa Facebook album. Maybe yung ibang ipapakita ko dito is nakita nyo na kasi di naman naka-only me yung iba. Kasi yung ibang photos or album ko sa Facebook is naka-only me lang or naka-private kasi ayaw ko ipakita yon. So, dumako na tayo sa unang picture which is eto. Ayan, kung mapapansin nyo, kala nyo nagsisenti ako or napaka-emo. Kasi that time, ang haba ng pila, besh. Tagal namin naghintay, besh, dun sa pila na yon para sa event na yon which is yung variety show nga. Eh na yun, sa sobrang tagal, hindi ko alam na in-stolen pala ako ng isa sa mga kaibigan ko. Kaya nagkaroon ako ng picture na ganyan. Ayan, senti mode pa ako dyan. Tapos naka-never give up kasi musong-uso dati. Tapos ayun, sa second picture ko, which is eto. Ayan, yung tamang pakit lang ako dyan sa corridor habang naghihintay ng pag-uwi. And yung salamin dyan, hinirap... Salamin. Yung salamin dyan, hiniram ko lang, classmate ko. Patas tamang selfie lang ako dyan. Third picture ko, which is eto. Yan. Parang wala pa talaga akong alam dyan sa mundo. Walang kamuang-muang. Ayun yung mga panahong nagkaroon kami ng oral recitation sa pagtula sa Pilipino namin. And kailangan, or requirements dun, naka Pilipinyana kami or nakabarong para sa lalaki. And yung damit ko dyan, hiniram ko lang yan. Sa hiniraman ko, salamat sa'yo at nakabasa ako Pilipino. And, tapos, ayun, tamang ngiti lang ng konting pilit, ganun. Ganyan. Then, ayun na yun, nakuha na yung picture na yan. So, this fourth picture or photos is pagsasabay-sabayin ko na kasi ito yung mga panahon sobrang vain ako. Eto. Ayan. Ayan. And, ayan. Yung mga picture na yan is, kinuha ko lang yan or sinelfie ko lang yan sa bahay namin. And, usong-uso yan before. Yung camera 360, mapakinis ng muka. And, yung tamang photo grid lang, paramihan ng collage. Yung minsan yung iba, 9, yung iba, 12. So, paramihan lang. Tapos, tamang pawaki. Pakit lang ako dyan. So, para akong tiwang dyan. Pangalimang picture na ipapakita ko, which is itong dalawa. Ayan yung mga panahong Halloween and feeling vampire ako dyan. Tapos, alam niyo yung, ano, yung makeup ko dyan, nilagyan ko ng black dito. Yan, para magmukha kong vampire, feeling vampire. So, ayan yung itsura ko. And feel na feel ko pa yung makeup ko dyan, kahit mukha akong simang. Yan. Pero feeling ko naman cute ako dyan eh. Kaya pinost ko yan. Pero naka-private na siya ngayon. Ayan yung panglimang picture. Ngayon, dadako na tayo sa pang-anim na picture. And sa tingin ko, magbibigay na lang ako ng 4 picture pa para maging 10 para matapos tong vlog na to. So, yun na nga. Sa pang-anim na picture, which is ito. Ayan. ST ako dyan sa year namin. I think 4th year na ako dyan. Ah, tama. 4th year. 4th year ako dyan. Ay, hindi. 3rd year ako dyan. Kasi, first section lang yung nagkakaroon ng ST. Sila yung magiging student teacher for 1 week sa year namin. And, ayun nga, 3rd year ako dyan. Naging ST ako. Ang
subject na hawak ko niyan that time is edukasyong pampahalaga. Ewan ko bakit edukasyong pampahalaga? Eh kung pag-uusapan naman namin yung kilos namin, nirugali namin that time, eh pasaway kami and makulit. So kami yung naging student teacher sa edukasyong pampahalaga. So ganyan yung tsura ko kasi kailangan naka-formal dress kami and yun, wala pa akong alam sa fashion. Kaya ganyan yung itsura ko, yung jologs. At ang nene pa, hindi pa marunong mag-ayos, hindi pa marunong mag-makeup. Ayan. Ayan ako niyan before. Third year na ako, hindi pa ako marunong mag-ayos. So, papadalaga na ako ng papadalaga sa mga picture na pinapakita ko. Eh, nakikita nyo naman kung may nagbabago ba sa itsura ko before kaysa ngayon. And ngayon, sa pampitong picture ko, which is ito, ayan. Para pa rin akong may hintig nandyan. Parang yung mga ngitian ko, yung kilos ko, yung hindig ko dyan, parang hindi makabasag pinggan. Well, di nga. Well, di nga. Ayun. Ano yan eh? Parang nagkaroon kami ng maliit na salo-salo ng section namin, which is amethyst. Fourth year na ako niyan. Ang pinaka-solid na section ever, amethyst. So, shout out sa mga taga-amethyst dyan. And stay safe sa inyo. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. So, ayun. Ayan yung picture ko before. Ayan yung itsura ko. Ganyan ako pumorma kapag nakapantalon. And usong-uso pa dati yung nakatupi yung dito. Ayan. Nauso yan dati sa mga C80 kasi laging nakikita nakatupi yung ganoon din. Parang naging fashion na siya or naging trending na siya doon sa school namin that time. So, kaya may picture kong ganyan. So, 3 more left to go. Ang pang-8 picture, which is eto. Ayan. Kung makikita nyo, feeling boyish naman ako dyan. Ayan. Maitim pa. Payat. And ganun. Mahaba yung mukha. Before kasi pagpayat ako, talagang mahaba yung mukha ko. Ayan. Mahaba talaga siya. Then, maitim ako dyan kasi parang galing ata ako C80. C80 pero hindi ako nakagraduate na sumuko ako dahil nagkasakit ako bigla. Kaya ayan, pumayat ako niyan kasi araw-araw exercise. Araw-araw kaming nagbibilad sa arawan. Kaya ganyan yung itsura ko dyan. So, ayan. Sa pang-9 picture ko, which is ito. Ayan. Pag-graduate na ako niyan ng high school. And ayan yung itsura ko before. Ako lang nag-makeup. And tinry ko yung toga ko dyan. And yung cup. Ayan. Medyo okay na yung mukha ko dyan. Nakabawi-bawi na ako nung nag-C80 nga ako. Sa pinakita ko nung kanina na umitim ako. Ayan na yung itsura ko before akong graduate. Kasi, yun yan. Pag sa bahay naman kasi, nagkukulong lang ako. Hindi ako lumalabas ng bahay. Kaya nabawi ko naman agad yung puti ko dyan. And, ayan, medyo okay na rin yung eyes ko, yung mukha ko. Medyo nagkakahugis na, humuhulma na. Ayan, ayan ako, bago graduate. Ang pinakahuling picture na ipapakita ko, para naman sa pambawi, sa mga kahihiyan ko, sa mga naunang picture, ay eto. Ano naman yan, GS prom namin. Ay, parang GS prom namin siya, pero hindi yun tawag sa amin. Ano siya eh, acquaintance party ang tawag sa amin. And ayan yung suot ko before. Fourth year junior, and kung makikita nyo yung suot ko, medyo conservative ko nung ako kasi hindi ako naka-tube kahit pwedeng i-tube. Mas pinili kong naka-citro yung dito. Ayan. So, sa tingin ko naman, okay yung mukha ko dyan bilang pambawi sa sham na nauna na pinakita ko sa inyo na Nene Days and also epic picture ko before nung bata ako. And kayo na humusga kung may nangyari ba or may pagbabago ba sa akin sa noon at sa ngayon. So, comment lang kayo below para malaman ko yung thoughts nyo about sa vlog na to. Bago ko tapusin yung vlog na to is nice ko sanang mag-shout out kay Roma Kabingaw, which is ito yung account niya. Ayan.
subscribe na kayo sa kanya. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi pa ako mag-film ngayon and hindi pa ako magkakaroon ng bagong upload sa aking YouTube channel. Kaya subscribe nyo na siya. And ayun guys, kung nagustuhan nyo itong vlog ko, like nyo lang itong video and huwag na huwag nyong kakalimutang mag-subscribe and click nyo na rin yung notification bell sa baba para you will be updated every time I uploaded a new video. So, ayun guys, I hope nagustuhan nyo itong video and kita-kits tayo ulit sa susunod kong vlog and ayun lang, mag-iingat tayo palagi and sana matapos na itong COVID-19 para lahat tayo ay balik na lang sa normal. So, lahat tayo magdasal lang and manalig sa Diyos and I think malapit na yon, magtiwala lang tayo. So, ayun guys, kita-kits tayo guys sa susunod kong vlog. So, ayun lang, bye-bye!